Today, I'm going to show you the best home gym accessory na very highly likely ay wala ka pa. What is it? Where to buy it? And how much? Let's game! Medyo nakakaiyak lang sa sakit. And at the end of this video, we will show you the most versatile yet very affordable pa din na home gym workout equipment that you might want to buy. Let's game! Right. So goodbye. Yes, goodbye din niya. Actually, lahat naman ito sabihin na yung goodbye para sa pakiramdam namin, hindi na yung sa ilang pera. Hi, my name is Stephen, and this is the second video about our home gym setup here in the Philippines. If you'd like to watch our first part where we showed you our half squat rack setup na kaparehas siya ng kila Kong TV at Team Payaman, please click the link here. Let's game! Previously, para kompleto na yung home workouts, meron kaming yung mga Okay. So ito guys, kung makikita nyo sa background, ayan, nakasabit siya dyan. Yan yung tinatawag na fractal or fractional na plates, Olympic plates. So I got that from Facebook Marketplace. I think it is 2,750. Pair na yan for each from 0.25 kg to 1 kg. So very helpful talaga yan, lalo na sa amin na, yun nga. Progress. Slow progress kasi yung ginagawa namin is slow progression. So kahit sa squat, sa bench press, sobrang helpful niyan guys, maniwala kayo. Hindi ka magtatagal, lalo na kasi yung weights namin, yung plates namin is kg, no? So ang hirap-hirap mag-progress, hindi katulad siya nung pounds, tapos basta meron ka nung 1.25 na kg na plates. Next! Yun, resistance bands guys, from Tumsho, from Lazada. Tumsho yung brand. Maganda sana siya, honestly, but hindi ko alam kung mali kami ng pinaglagyan kasi dito sa part na to, medyo afternoon sun kasi dito, no? And yun siya nakasabi. So, I don't know kung nakapagdagdag yun sa pagiging brittle niya. So, yeah, mabilis siyang maputo. Yun. Lalo na yung mga, yung lightest weight kasi syempre, right. Mabilis siyang, manipis lang siya. So, mabilis siyang maputo pag na-stretch na siya. Correct. So, it helps with, kung gusto mo mag-train for pull-ups, yun. Yun yung ginagamit ko. Right. And at the same time, kung meron kayong exercises na when it comes to parang cable machines. But yun nga, limited kasi yung space. Wala naman tayong budget and space for a big squat rack na may cable machine. Yan yung best thing na mura din, no? Nakakapag ano ko dyan, ano bang tawag dun sa exercise? So, yun. Chest press or chest whatever. Chest pulls. Kasi yung pag-anon. So isasabit ko yung one side dito, yung kabila namang band, isasabit ko dun. Tapos parang gaganan ako for the inner yung tama ng chest mo. So it really does help, but yun nga lang, naging brittle siya. I don't know kung mali kami ng maintain. But kung hindi siya ganun ka-brittle, guys, sobrang helpful niya. It's good for the whole body. And right. Whole body exercise. Oo. So, aside from dun sa fractal plates, is very good for slow but steady progression. Siya rin. Kasi kapag it adds to the yung full range of motion, parang constant yung resistance mo. Parang kunyari, nataasan mo na nung pinakamababa pero hindi mo pa kaya yung 5. Parang ganun. Pwede mo siyang dagdagan nung lightest, which is yung yellow. Nilaputol nga namin. And it adds to the progression. So, yun. Very helpful talaga siya. Nakuha namin siya sa Lazada. 2K. Yung buong set na yan. May kasama pa siyang parang handles, parang pa, yan, for face pulls, etc. Meron din siya pang hinge para kung gusto mo siyang iipit sa pintuan. Right, but, hindi naman namin kailangan ng pangsabit sa pintuan kasi kung makikita nyo, yung kalahati ng home gym namin is parang naka-grills yan. So, kahit saan pwede kami magsabit. So, what else? Ano pa ba? Hindi natin nasasabi. Next!
So we have the foams, mm-hmm. yung foam roller mm-hmm. for so ayan guys, kung makikita for the niyo. Back, for the legs, basta sa lahat mm-hmm. ng gusto mong padaan ng masakit. So kapag yes. mga recovery days, mm-hmm. nag-heavy ka or for some reason hindi ka masyado nakatulog, ang bagal ng recovery mo. It's very helpful yung foam roller. Medyo nakakaiyak lang sa sakit. Kapag, pero masarap. Pero masarap. Nakakaiyak sa sakit na masarap eh. Weird, but ganun talaga siya. Sobrang effective niya. Yep. Lalo na kapag masakit ngayon, the next day or after the session na nagpagulong-gulong ka. Wala it na. Relieves the oo. Pain. Kaya thumbs up kayo dyan sa mga. Oo, yan. So, recommended din namin recommended. Yan. Magkano ba yan? Foam roller sa Shopee, no? Yeah. Parang, so, parang around yan at 250 to 400 pesos. So, mga ganun siya. Depende rin sa store. Yeah, correct. Next! And then, we also have the ab roller. Yan. So, may ab roller kami kasi wala kaming ibang way to progress our core. Wala kasi tayong decline bench or something na pwede kang mag-sit-ups na naka-decline, no? So, we decided na bumili ng ab roller kasi dyan pwede kang mag-progress dun sa core exercises mo. Just by lifting your legs a little bit higher. So, yan. Sobrang useful niya. Mm-hmm. mm-hmm. Hindi ko masyado ginagamit eh. Oh, ako lang actually masyado. Hindi ko siya gamay. Hindi ko magamit. Medyo mahirap siya. It takes a little bit of skill. Tsaka kapag hindi ka masyado matapang, sabog yung mukha mo sa floor. Masakit siya sa likod for me. So, hindi ko pa talaga siya. Oo. Ano. Pag mali yung form mo, masakit sa likod. Kasi dapat pag nag-abroller ka, brace the whole body. Pag hindi ka nag-brace, yung hatak sa likod yung tama. So, mali yun. What else? Next! We have the yoga mat. Yoga mat. Yan. Yoga mat. Ito yan, yung naka-roll yun, na kulay pula. Oh, maraming expectation versus reality sa mga yoga mat. Oo. Good thing, nabili namin, maganda naman siya. It grips good on the floor. Hindi correct. Siya yung mabilis mag-numipis. Yeah. Yung foam niya, maganda yung quality, makapal siya. Tapos, hindi naman siya slippery while you work out. Goodbye din siya. Yeah, goodbye yan. But, nagdaan din kami sa mga pangit na bahay. Yeah. So, makikita niyo yung mga nakasulok dyan, yung dalawa. Mga 100 plus lang naman yan. Pangit talaga, puro foam lang siya, manipis na foam. Huwag yun yung bilin nyo. Ang bilin nyo, yung parang combination siya ng foam and then sa baba, rubber. Yun yung mga matitibay na yoga mat. And then, yung price range niya mga around 400 to 500 mm-hmm. lang naman. So, wala namang problema yan. Tatagal na yan. Basta, after nyo lang pawisan, I mean, ipatuyuin nyo naman or punasan mm-hmm. nyo naman. Huwag lang tayo maging dugyot. Okay, ano pa ba? Next! The weightlifting belt. Ayan. So, ito, I think yan yung pinaka-latest natin purchase. Mm. Latest budol. Yes. Oo. The birthday boy. Birthday boy buhat. Ayan. Hindi ko naman yan ina-expect kasi ang sabi ng mga lodi natin sa lifting community, hindi pa naman requirement or required na mag-lifting belt. Kapag hindi mo pa nare-reach yung 2 times ng weight mo sa squat, etc. May mga ganun eh. And definitely wala pa ako dun. Matagal-tagal pa ako bago ako makapag 2-plate gang, 2-plate club. But nung na-try ko siya, iba pala talaga yung tulong niya. Parang cheat eh. Parang pag nagaganong ka-cheat talaga siya. Parang alam mo yon, alam nyo to sa mga lifters, kapag nag-i-squat kayo or overhead press or anything like that, kailangan mo talaga i-brace yung core mo, everything. Kapag hindi, mag-fold up ka talaga. Doon lumalabas yung injury. So, kailangan nasa cue mo yan na parang breathe in, brace, tapos get the weight. Yun, pag lifting belt ka, parang hindi mo kailangan mag-brace masyado. Kasi siya na yung nagpapa-brace sa'yo. Dahil sa sikip. Oo, dahil sa sikip. Basta madaya. Madaya siya, guys. So, pero it helps naman with the back. Yes. Oh, definitely it helps. No? Pero parang cheat code talaga siya. And hindi talaga yan nire-recommend para dun sa mga beginner lifter pa kasi nawawala yung mind and muscle. Correct. Yung pag-cue nila eh. Masyado na sila nagre-rely dyan. But ako, ginagamit ko siya honestly kapag nag-go-go up in weight ako. Just to know muna yung first set ko kung kaya ba talaga siya na iangat ko na siya. Kapag parang feeling ko ang dali-dali nung pag-progress ko, yung second set tinatanggal ko na. So, dun na yung actual na work. And with that, malaking tulong siya. So, goodbye pa rin siya. Alright. Nice. So, that is, magkano siya? Mura lang.
mura lang ang pagkagalo sa akin, guys. Hindi kasi, di ba we're vegans and most of the weightlifting belt is made up of leather. Yeah, yung mga lever belts, yun yung talagang pangmatagalan. So yan, ano lang yan, yung mga cheap, mga made out of velcro, lang siya. Nylon, whatever. So, tinry lang namin. Pinatry ko lang sa kanya para alam ko na. Actually, iniisip ko nga, sabi ko, di ba ito mapipiglas? Kasi velcro lang eh. But no, okay siya. Honestly, siguro hindi pa ganun kabigat yung binubawat ko. Weakling pa ako. May grip pa yung velcro. Well, the downside is, the more you use it, Wala lang. Na yung pagkadikit ng velcro. But, hindi siya pang long-term use din talaga. Siguro naman by that time, medyo malakas na tayo. May budget na tayo for another. Next! Ito. Bar locks. Yan. Very effective yan for overhead press and deadlifts. Sobrang sobrang helpful yan. Kasi nawawala sa utak mo yung worry na baka mag-slip off plates. And kapag sa ganun, lalo na sa deadlift, kapag nag-slip off yung plate, ganun pa rin naman yung binubuhat mo, no? Kapag umurong lang siya ng konti, but parang nawala na yung balance, tapos yung pag-worry mo pa, dagdag pa. So, yun. You don't want that. So, okay siya. Hindi na kailangan nung ibang mamahaling Olympic bar. Okay na siya. Ito. Parang may ganun lang siya. So, snap lang siya. Tapos, hindi din naman ganun ka bigat para mag-add ng additional weight dun sa binubuhat. Right. So, goodbye. Yes, goodbye din niya. Actually, lahat naman ito sabihin namin yung goodbye para sa pakiramdam namin, hindi tayo sa ilang pera. Okay, that is 200 pesos, guys. Shopee lang din. Next! Yun, last na sa accessories is yung barbell squat pad. Hindi ko naman masyado nagagamit. Ito nasa taas. Pangano sana namin yan eh. Hip thrust. It helps with the, pag hinuhold na ng hips mo yung barbell. So, yun yung mag-hold yung bar pad. Yep. Pang hip thrust. Pero, aside from hip thrust, wala naman kamulang ibang pagagamitan. Kasi hindi naman ako nagagano sa squats. Parang gusto ko nararamdaman ko yung bar ko sa likod para alam ko yung balance. Pag may ganyan kasi parang hindi mo maramdaman. So, I mean, okay pa rin naman siya for girls, pang hip thrust. Hindi lang namin masyado nagagamit kasi currently doon sa splits namin walang hip thrust. Okay. Yun, so ano pa ba? Yun na eh. Yun na actually yung latest buy namin since the pandemic. But meron pa kami ditong mga equipment na matagal nang nasa amin, no? Hindi ko na rin alam kung magkano, siguro tatansyahin na lang natin. Thanks for watching. Subscribe, like, share.